Magandang araw, Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Lisa Nag-iisa, mula po dito sa Estados Unidos para sa Radyo sa Bahay COVID-19. Narito ang mga bagong nagsasanitize sa mga balita dito sa Amerika. Noong una ay binalita sa kalakhang Amerika na ang tanging magsusot lamang ng facial mask ay pawang mga health worker lamang o mga may sakit. Subalit, dahil sa tumataas na bilang ng mga positibo sa COVID-19, ay idineklara ni President Donald Trump na lahat ng tao na lalabas ay inuobliga na gumamit ng face mask. Sa wakas ay magagamit ko na ang face mask na kinikbak ko sa clinic namin nung nakaraan. Sa ngayon, ang latest update tungkol sa coronavirus sa Amerika ay umakyat na sa bilang 216,202. Bilang ng mga naka-recover ay 8,672 at bilang ng mga namatay ay 5,110. At dahil sa mabilis na pag-akyat ng bilang na ito, si President Donald Trump ay nagpahayag ng mahigpit na social distancing at nag-extension ng di paglabas. Pakinggan nyo ang ilang pahayag niya. Gaya ng inyong narinig, slow the spread, ang sabi ng Presidente Donald Trump. Kaya huwag na po mag-alala ang mga tao. Ang solusyon na lamang nating magagawa ay bilisan ang kilos para di tayo maabutan ng coronavirus. At sa Pilipinas naman, na mga balita, tunay na pinatutunayan ng mga Pilipino na kahit anong problema ang dumating ay sisikaping kayanin. Kaya kahit sa loob lamang ng kanilang bahay ay nagsisikap na libangin ang bawat miyembro ng pamilya. Biglang tumaas ang bilang ng mga TikToker. Nang dahil sa kakulangan ng makakain. Alam niyo po ba na ang isang pinakasikat na radyo sa Pilipinas ngayon ay nagdagdag ng pagkakaabalahan sa bahay natin? Ito ang pag-iimbita sa lahat ng miyembro ng pamilya ngayon. Pwede kay Lolo at Lola. Pwede kay Nanay at Tatay. Pwede kay ate at kuya at mga apo. Ito ang tinatawag nilang Radyo sa Bahay, COVID-19. Sinti lamang ang pagsali, mag-set up ng improvised studio sa loob ng ating mga tahanan. Mag-record ng video habang kunwari ay nagpo-programa sa radyo. Simulan sa pagpapakilala, saang bayan ka o bansa. Maaring talakayin ang iba't ibang sitwasyon sa inyong bayan
o sa loob ng inyong mga tahanan. Ang video ay pwede maikli lamang o mahaba basta't hindi lalampas sa 10 minuto. I-post ang video sa inyong FB account at lagyan lamang ng hashtag na Radyo sa Bahay COVID-19 upang madali nilang makita. Ang mapipiling video ay isa sa impapawid sa Radyo Agila at mapapanood sa Radyo Agila at FB page nila. Kaya ano pa ang hinihintay ng mga magigiting nating kababayan? Sumali na at magkaroon ng karagdagang libangan sa bahay aside from TikToking! At may pahamon na nagpapabati mula kay Mami Susa Cecilia Muñoz Tenka. Nabati po ay ang kanyang mga kabatch 87 sa New Era Public High School. Hanggang dito na lamang po muna. At nawa ay makita niyo pa ako bukas. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Radyo sa Bahay. Hanggang sa muli dito sa Radyo Agila.